Okay, bago po ang simula, lahat tayo muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong dakilang sakripisyo at pag-ibig tungo sa amin, kahit kami pa ay mga miserableng makasalanan, ay kami pa ay naligtas mula sa walang hanggang kapahamakan. Bilang resulta ito, makaroon kami ng buhay na walang hanggan tungo sa inyong kaharian. Ngayon araw din po, kami po ay nakatipon sa lugar na ito sa pangitan ng inyong pagkabay sa amin, sa pangitan ng inyong kapangyarihan. Kaya pakigabay niyo po kami sa oras na ito, sa pangitan ng Espiritu Santo at inyong banal na salita, upang maunawaan ang inyong dakilang kalooban at upang matanggap ang inyong biyaya sa pangitan ng pagkataong ito. Meron po kaming mga Bible seminar sa iba't ibang lugar, kaya po pakitulungan niyo din po kami upang iparan ang inyong ebanghelyo ng mabuti para iligtas ang mga ligaw na kaluluwa sa pangitan ng inyong kapangyarihan. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo, aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia, Lucas chapter 1. Lucas chapter 1 verse 26 hanggang 28 po. Yung cell group 1 dito. Yung cell group 1 po, dito po kayo, cell group 1. Gabayan na lang po, gabayan. Cell group 1, dito sa gina po. Ngayon, mula sa last week, yung cell group 1, dito po sa gina. Okay, verse 26 hanggang 28 muna, basahin po natin. Nang ika-anim na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret sa isang birhen na katatang ikasal sa isang lalaki. Ang pangalan ay Jose, mula sa sambahay ni David. Ang pangalan ni birhen ay Maria. Lumapit ang anghel sa kanya, sinabi, "Magalak ka, ikaw ay pinakpala. Ang Panginoon ay sumasa inyo. Magalak ka, ikaw ay pinakpala." Okay. Ngayon, pag-aralan po natin tungkol sa yung biyaya na natanggap ni Maria. Sabi dito, magalak ka, ikaw ay pinakpala. Sa ibang version, kapayapaan, ikaw na natanggap ng biyaya. Sa wikang Griego naman, karitoo. Ibig sabihin, tinanggap niya ang biyaya ng Diyos na walang bayad. Gaya ng sinabi ng Epeso chapter 1 verse 6, maluwahating biyaya na ipinakaloob niya na walang bayad. Ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat sa pagtanggap ng ganitong biyaya, ganitong blessing, pero binigyan pa rin sila ng Diyos ng ganitong blessing, kaya po ito pa ay nagiging biyaya sa kanya. Kaya ano pang biyaya niya tinanggap niya? Paano niya tinanggap ng biyaya na ito? Sino po si Maria?
Si Maria dito, ano po? Nanay ni Jesus, mo ina ni Jesus. Physically, ano po? Kaya binsan nakita ko po, ina ni Jesus, mo ano? Tapos meron pong mga imahe ni Maria. Nakita niyo po ba si Maria? Alam niyo po ba yung mukha niya? Pero yon ang ano po, Maria daw. Kaya ano po ang sinabi ng Bible talaga tungkol kay Maria, no? And tapos ano pang lesson para sa atin? Syempre, siya po ay naging ina ng Panginoon Jesus physically, kaya po siya din po isang isa pong kaluluwa lamang na nilikha ng Diyos. Pero basta binili ng Diyos ang babaeng ito para siya po ay nagiging isang mahalagang kasangkapan ng Diyos. Kaya yung sinapupunan niya ay ginagamit ng Diyos para isinugo ng Diyos ang ating takapaligtas. Kaya ang Panginoon Diyos pumarito sa mundong ito na anyong tao upang pasanin ang ating kasalanan sa kanyang katawan. Kaya po ito po ay dakilang mission para dito. Basta kailangan po yung isang babae. Maraming babae naman sa Jerusalem, sa Israel, maraming babae, no? Pero ayon sa pangako ng Diyos, dapat ipinanganya yung ating takapaligtas doon sa Bethlehem. Yung pang propesya ng Bible. Tapos siya po ay dapat saninay ni Haring David. Yun din po ang propesya ng Bible. Kaya yun sa propesya ng Bible o plano ng Diyos, sa bandang huli, yung ating Panginoon, takapaligtas, ay pumarito sa mundong ito sa pamamagitan ng sinapupunan ng isang babaeng ito. Ang pangalan niya ay Maria. Kaya po yung pananampalataya ni Maria ay siguro mabuti sa pananaw ng Diyos, kaya pinili ng Diyos si Maria. Kaya tinanggap niya yung natanggap niya yung malaking biyaya na ito. Kaya magalak ka, ikaw ay pinakpala. Kaya maraming tao ay nakatanggap ng mga biyaya mula sa Diyos, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Pero yung biyaya na natanggap ni Maria ay talagang hindi pagkaraniwang bagay din dahil dumating na ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang sinapupunan. Kaya po, malaking biyaya din po ito para sa kanya, no? Para sa kanya, isang babae na nilikha ng Diyos. Kaya po, magalak ka, ikaw ay pinakpala. Kay verse 29 naman hanggang 30. Subali siya'y lupang naguluhan sa sinabing niyan. Inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pakpati kaya niya ito. Siguro hindi niya inaasahan o ini-expect ng ganitong bagay. Si Maria ay siguradong sinserong babae sa harapan ng Diyos, pero hindi niya ini-expect o inaasahan na ganitong bagay. Kaya siya'y lupang naguluhan. Dumating naman yung biyaya sa kanya, pero lupa siyang naguluhan, no? Kaya paminsan po, gusto nang ibigay ng malaking biyaya sa atin. Meron pong mga utos ng Diyos sa akin. Pero paminsan, naging magulo yung ating isip. Bakit po? Kasi bilang isang tao, ito pa ay malaking biyaya. Sa ganitong tao, gaya ni Maria, inisip niya sa kanyang sarili. Kailangan natin isipan ng mabuti kung ano po ang plano ng Diyos. Inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagpati kaya nito.
Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatakpo ka ng paglingap sa Diyos. Sa ibang salita, natakpuan siya ng Diyos sa biyaya. Sa pananaw ng Diyos, siya po ay natakpuan sa biyaya. Kaya gaya ni Noe, sinabi ng Bible, natakpuan daw siya ng biyaya sa pananaw ng Diyos. Doon sa Genesis po, no? Kaya sinabi sa kanya ng anghel pa ulit, meron siyang malaking biyaya na galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Tapos yung ano pang biyaya sa kanya? Verse 31, ngayon, maglilihi ka sa inyong sinapupunan, magsisilang ka ng isang anak na lalaki, tatawagin mo siya na sa pangalan Jesus. Tapos, siya ay magiging dakila, tatawaging anak ng kataas-taasan, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ama, si David. Malaking biyaya po ito talaga. Kaya kung dumating na yung ganitong biyaya, ano po ang palagay nyo? Ano po ang pagpapasya nyo? Tatanggapin nyo po ba ito o hindi? Ha? Kung dumating na yung ganitong biyaya sa inyo, tatanggapin nyo po ba ito o hindi? Ha? Magtadalawang isip, no? Magtadalawang isip kayo, no? Oh, kay Maria, okay. Pero sa akin, magtadalawang isip po tayo. Sa totoo lang, maraming problema sa mensaheng ito. Kay Maria, maraming problema ito. Una, gaya ni sinabi ni Maria, verse 34, sinabi ni Maria ang sa anghel, paanong mangyayari ito? Samantalang ako ay wala pang nakikilalang lalaki. Paanong mangyayari ito? Birhen pa ako. Paano ito mangyayari? Kaya natakot siya. Paano ito mangyayari? Magkaroon siya ng kasal kasama ni Jose, pero hindi pa naman. Kaya kailan ito? Ngayon? Paano ito mangyayari? Ito malaking problema sa isang babae, no? Sa totoo lang, ako'y wala pang nakikilalang lalaki. Meron pong dalawang punto. Hindi pa ako mag-asawa naman, paano ka na ko magkaroon ng anak? Pangalawa, meron akong plano ng kasal kasama ni Jose. Paano ito? Naging komplikado na talaga yung isip ni Maria. Pero kaya nang alam nyo, natanggap niya yung ganitong biyaya, ibig sabihin, yung pananampalataya ni Maria ay hindi pangkaraniwa. Kaya sinabi, anong sagot ng anghel po? 35. Sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa inyo ang Espiritu Santo. Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang batang banar ay tatawaging anak ng Diyos. Bababa sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya magkaroon kayo ng anak. Verse 36, si Elizabeth na inyong kamag-anak ay naglihi rin ng isang anak na lalaki bagamat siya ay matanda na. Ito ang ika-anim na buwan niya na dati tinatawag na baog.
Si Elizabeth, ano po, magkaroon siya ng anak. Sino po yun? Si Juan Bautismo. Juan Bautismo. Kaya sinugo ng Diyos yung Juan Bautismo ng mas maaga, konti, mga 6 months. Halos itas po sila, si Juan Bautismo tsaka si Jesus Cristo, physically. Ang kamag-anak po sila. Sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. Ganun pala. Kaya po, binigyan siya ng Diyos ng isang sign, isang tanda, si Elizabeth. Tapos, ibinigay niya ng kanyang mensahe. Anong mensahe? Walang salitang hindi mangyari sa Diyos. Sa madaling salita, walang impossible sa Diyos. Kaya tinanggap ni Maria ang mensahe ito na may pananampalataya. Kaya ano po ang sagot ni Maria sa bandang huli? At sinabi ni Maria, narito ako na alipin ng Panginoon. Ito po ang mabuting ugali ni Maria, ako ang alipin ng Panginoon. Yung pangkaraniwang pamumuhay niya sa harapan ng Diyos, yung pangkaraniwang isip niya, yung pang pamumuhay niya, narito, ako na alipin ng Panginoon. Mangyayari sa akin ang ayon sa inyong salita. Pagkatapos, iniwan siya ng anghel. Kaya sa inisip nyo, kung sinabi ni Maria ay huwag na po, medyo mahirap po ito kasi birhen pa ako. Kung dumating na yung ganitong biyaya naman, pero nahirapan po ako. Sana sa iba na lang po. Sana sa iba. Kung sinabi niya ganyan, siguro hindi dumating yung biyayang ito sa kanya. Siyempre, hindi po yun naging sagot niya kasi alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ni Maria. Nakita niya yung pananampalataya niya. Anong pananampalataya niya? Ano po ang pamumuha niya? Narito, ako ang alipin ng Panginoon. Mangyayari sa akin ang ayon sa inyong salita. Kaya pinili ng Diyos ang babaeng ito. Tapos, sa atin naman, siya pang isang mabuting halimbawa, kaya po kailangan natin sundin. Kailangan natin sundan ang pamumuhay niya sa ating Kristiyanong pamumuhay. Pagkatapos dito, ano po ang ginawa ni Maria? Verse 39. Hanggang 44, nang mga araw na yon, tumindik si Maria, at nagmamadaling pupunta sa isang bayan na Judea, sa lupang Maburor. Pumasok siya sa bahay ni Zacharia ay bumati kay Elizabeth. Ayon sa mensahe ni Anghel, meron pong nangyari daw kay Elizabeth, kaya nagmamadali siya, no? And pupunta siya sa kay Elizabeth. Miato siya sa bahay ni Zacharia ug nakihimamat kang Elizabeth. Kay sumigaw siya sa nang malakas. Pinakpala ka sa mga babae. Pinakpala ang bunga ng inyong sinapupunan. Bakit mangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat ang tinig ng inyong pagpati ang aking nandinig, gumalaw sa tuwa ang sanggor sa aking sinapupunan. Sino po yun yung sanggor? Juan Bautismo. Kaya ano po ang susunod na ginawa ni Maria? Makaroon siya ng visitation kay Elizabeth. So, na may pananampalataya, na may kagalakan, na may takot din sa Diyos,
Tapos magkaroon siya ng fellowship kasama ni Elizabeth. Ito po ang imahe ng mga fellowship ng mga nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Tapos si Juan Bautismo sa sinapupunan ng Elizabeth ay nagagalang dahil nakita niya ang Panginoong Diyos kahit sa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya po, yung mensahe niya, ano pang mensahe ni Elizabeth? Verse 45, mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon. Bulahan ka ng mituo nga matuman gayot ang mensahe sa Ginoo kanimo. Una, pinagpuri ni Elizabeth ang pananampalataya ni Maria. Mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinasabi sa kanya ng Panginoon. Ang gaya ng konting pinarampo natin kanina, bilang isang babaeng birihen, hindi po ito madaling trabaho. Sa totoo lang, ito po ay napaka-sensitibong bagay. Ito pa ay napaka-issue sa sinapupunan, sa issue sa lipunan sa panahon yon. Pero tinanggap niya yung ganitong dakilang biyaya. Kaya po, pinapapuri ni Elizabeth ang pananampalataya ni Maria. Tapos, ano po ang sagot ni Maria? Ano pang patotoo ni Maria? Dinadakila ang aking kaluluwa ang Panginoon. Nagagalang ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapaligtas. Naunawan niya na darating ang ating tagapaligtas sa pamamagitan ng kanyang sinapupunan. Kaya hindi po ito karaniwang anak niya, ito pa ay tagapaligtas. Naunawan niya po yung mensahe ng Diyos. So, yun po ang pananampalataya niya. Sapagkat, nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin. Sa madaling salita, yung miserable kalagayan niya bilang isang makasalanan, tinanggap niya daw sa pamamagitan ng biyaya. Sapagkat tiyak na mula ngayon, tatawagin akong mapalat ng lahat ng saninahi. Kaya napakalaki po yung pananampalataya ni Maria. Kahit magkaroon siya ng maraming problema sa kanyang buhay, nakatanggap niya ito na may pananampalataya at kagalakan ng malaki. Verse 49, sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin na mga takilang bagay, banner ang kanyang pangalan. Kaya basta, kahit ano pang mangyari, bahala ang Diyos, ipakatiwala ni Maria ang lahat ng bagay sa Diyos. Siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga takilang bagay. Sana tayo din po lahat ay makaroon ng ganitong pananampalataya para sundin ang kanyang kalooban na walang pagtududa, para tanggapin ang kanyang malaking biyaya. Banner ang kanyang pangalan. Kaya verse 50 din po, ang kanyang awa ay sa mga nagtatako sa kanya sa lahat ng salisaling lahi. Ang kanyang awa ay sa mga nagtatako. Yung pamumuhay ni Maria ay nakabase sa takot sa Panginoon. Kaya nakita ng Diyos ang yung puso ni Maria na may takot sa Panginoon. Pinili ng Diyos si Maria para sa dakilang ministry na ito. Kaya para natanggap natin yung ganitong dakilang
biyaya, ano po ang kailangan para sa atin gaya ng pangyayari kay Maria? Una, pananampalataya. Una, pananampalataya. Sa Diyos, una, pananampalataya. Hindi naman sa Diyos mismo, kundi pati sa kanyang kapangyarihan. Kaya maraming mga babae sa Israel, maraming mga lilihiyosong babae sa panahon yon. Pero bakit pinili ng Diyos ang isang maliit na babae na ito sa doon sa probinsya? So kahit dahil nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Kay Mateo chapter 13 verse 58, hindi siya gumawa roon ng maraming gawang makapangyarihan dahil sa ano po? Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Dahil kulang po yung mga talento, dahil kulang po yung aral, hindi, dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Busa wala siyang muhimog dakhang milagro dito kay wala man sila'y paktungo. Kaya ginamit ng Diyos maraming tao para sa kanyang ministry, gaya ni Moses, mo gaya ni mga propeta, Isaiah, o Eliseo, o Apostle Pablo, Apostle Juan, Pedro. Lahat sila ay si Pablo naman medyo matalinong tao, pero silang lahat ay karaniwang tao lang. Pero ginagamit ng Diyos ang mga taong ito, ginawa ng Diyos maraming dakilang himala sa pangitan nila. Bakit po? Dahil sa kanilang malaking pananampalataya. Kaya nang dumating siya sa isang lugar, hindi si Jesus, hindi siya gumawa daw ng mga maraming gaawang makapangyarihan. Bakit po? Kasi malimitado siya sa kanyang kapangyarihan? Hindi. Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Yung kawalan nila ng pananampalataya, ito pa ay naging hadlangan para ang Panginoon ay gumagawa ng mga makapangyariang gaawin. Kaya sa ating Kristiyanong pamumuhay, meron po tayong mga hadlangan, meron po tayong mga problema. Bakit hindi po ito pag hindi pa ito maayos, parang inisip natin, parang impossible yata ito. Pero gaya ng alam po natin, walang impossible sa Diyos. Kung gano'n, ano pang problema? Yung ating pananampalataya. Ito po ay naging hadlangan. Dahil hindi ginawa ng Diyos ang kanyang himala sa mga grupo ng may kulang konting pananampalataya. Kaya nang sumasampalataya sa Diyos ng lubos, gagawa ng Diyos ng mga paraan sa pangitan ng kanyang kapangyarihan upang masolusyonan ang lahat ng problema. Gusto naming evangelize mo sino-sino, mo sa family, sa kamag-anak. Sa pananaw natin, mukhang imposible, pero sa pananaw ng Diyos, walang imposible. Kaya po, yung ating puso, isip, yun po ang kailangan natin surihin. Tapos humingi tayo ng tulong sa Diyos para makaroon tayo ng pananampalataya. Kaya bakit, pinili ng Diyos ang babang ito? Dahil si Maria ay parang matalino siya, mo marami siyang mag-aaral, mo ano po? Dahil sa pananampalataya. Kaya ginamit ng Diyos ang babang ito para sa kanyang ministry. Kaya niyang ginamit, no?
Tapos, kaya po, tayo din po ay naligtas, una, sa pangitan ng, nang magkaroon tayo ng pananampalataya sa Biblia at salita ng Diyos, gaya ng Bible Seminar, no? Session 1, 2, 3, so makikita natin yung maraming mga ebidensya, nakikita natin yung maraming mga katuparan ng mga propesya, kaya magkaroon tayo ng pananampalataya ng maigi. Ah, totoo talaga ang sinabi ng Bible. Lahat ng sinabi ng Bible ay matutupad. Darating ang Panginoon Jesus. Totoo talaga yung impero, no? So, nang magkaroon tayo ng ganitong pananampalataya, naging handa po tayo para pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya yung pananampalataya ni Maria, tungo sa Diyos, at tapos tungo sa kanyang kapangyarihan, ito pa ay naging isang basehan para makaroon siya ng ganitong dakilang biyaya. Tapos Lucas chapter 1 verse 47, gaya ng kanina, dinatakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, nagagalang ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Makaroon siya ng malinaw na yung pag-unawa tungkol sa Panginoon Jesus na darating bilang isang ating tagapagligtas. Si Maria ay hindi pa siya naligtas, pero meron siyang malinaw na yung pananaw tungkol kay Masaya. Natapos nang si Jesus ay muling mabuhay, magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Sa pamitan ng mensahe ni Jesus, naligtas po siya. Kaya nito, sa pamitan ng Bible Seminar, nang naunan po natin kung ano ang ginawa ni Jesus, bakit siya po ay pumarito sa mundong ito, sa pamitan ng ating pag-unawa ang pananampalataya sa ginawa niyang Panginoon Jesus, naunan po natin na ang lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos na sa pangitan ng takapagligtas na ito, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tapos yung Espiritu Santo ay pumasok sa ating kaluluwa. So ito din po ay malaking biyaya, gagaya ng mas malaking biyaya sa totoo lang kaysa biyaya na natanggap ni Maria. Ano po? Pagtanggap ng Espiritu Santo. Kaya tinanggap natin yung Espiritu Santo sa pangitan ng ating pananampalataya. Kaya si Maria ay kahit hindi pa siya ligtas, naghihintay siya sa talaga ng tagapagligtas. Dumating na ang tagapagligtas, lalong-lalo na sa kanyang sinapupunan, kaya makaroon siya ng kagalakan at ang banal na takot sa Diyos. So ito pang patotoo ni Maria. Ito pang mga fellowship kasama ni Elizabeth. Kaya yung ating pananampalatay kay Jesus, ating tagapaligtas na darating, tayo naman po, darating po siya, no? Paulit. Tayo po ay harap sa Panginoon. Jesus na darating paulit, ito po ay malaking biyaya. Kaya nang dumating ang Panginoon Jesus paulit, magkaroon tayo ng malaking biyaya. Yung lahat ng ating katawan, babaguhin ng Diyos. Tapos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya ito po ay naghihintay sa atin. Kaya nang umaasa tayo sa kanyang pangako tungkol sa kanyang pagdating, magkaroon tayo ng mas maraming biyaya sa ating Kristiyanong pamumuhay. Tapos, sabi niya, wala akong makilala ng lalaki. Siya po ay isang malinis na kasangkapan. Malinis na kasangkapan. Si Maria. So tayo naman po, lahat ay maruming makasalanan dati, pero sa pamitan ng pananampalataya,
ayon sa ginawa ng Panginoon Jesus, lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos na. Sabi ng Biblia na nagawa na niya ang paglilinis ng ating mga kasalanan. Linisin niya yung lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na dumanak doon sa cross. Kaya po ito pa ay malaking biyaya. Kaya po, originally, hindi po tayo naging kasangkapan ng Diyos, hindi po tayo kahit humarap sa Diyos, pero sa pamamagitan ng biyayang ng Panginoon Jesus na dumating sa pamamagitan ng sinapupunan ng sinapupunan ni Maria, lahat ng ating kasalanan ay tinubos na. Kaya naging tayo po ay naging malinis na kasangkapan ng Diyos. Kaya hanggang sa ating hinaharap, naging malinis na. Kaya para ingatan natin yung ating malinis na yung kaligtasan, dapat tayo po ay mabuhay ng banal. Kaya para natanggap natin yung mas malaking biyaya, dapat tayo po ay naging malinis. Dapat linisin natin yung ating puso, buhay, at pamumuhay. 1 Thessalonica chapter 4 verse 3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo umiwas sa pakikiapid sa iba't-ibang kasalanan. Gaya gusto nyo pa bang yung natanggap ng mas malaking biyaya? Sa ganang biyaya, kailangan natin linisin yung ating sarili para tayo pa ay naging kasangkapan ng Diyos. Netapos si Maria ay magpapagumpabang babae. Sabi niya, siya pa ay isang maliit na babae daw. Tayo din po ay isang miserable ng makasalanan. Kahit ano po ang itsura nyo dati, sa pananaw ng Diyos, pare-parehas po tayo. Lahat po tayo ay miserable ng makasalanan. Hindi po tayo karapat-dapat sa pagtanggap ng kahit anumang biyaya ng Diyos araw-araw. Pero binigyan pa rin tayo ng Diyos ng biyaya araw-araw. Kasama ng biyaya ng kaligtasan. Nadarating po siya upang dalhin natin lahat, dalhin tayo lahat sa kanyang kaharian. Gaano kadakila ang biyayang ito? Kaya dapat magpapagumpaba tayo sa harapan ng Diyos palagi. So yun pang isa pang mabuting bagay kay Maria. And tapos, sabi niya, kaya ng verse 38, narito ako na alipin ng Panginoon. Alipin ng Panginoon. Yung alipin, yung kalagay ng alipin sa lipunan ay hindi mo magandang kalagayan, pero pagdating sa alipin ng Panginoon ay iba po ito, no? Iba. Yung kalagay ng alipin ng Panginoon ay mataas kahit sa anuman sa mundong ito. Ito pa pinakamataas na position sa mundong ito, alipin ng Panginoon. Pero para nagiging alipin ng Panginoon, dapat natin sundin ang kanyang kalooban ng palagi. Yun pang ibig sabihin ng alipin. Narito ako na alipin ng Panginoon. Kung narinig niya yung mensahe ng Panginoon Jesus, mensahe ng Gabriel, galing sa Diyos, sa simula, meron siyang tanong, pero ngayon, inalis niya yung lahat ng pagtududa, tapos sumuko siya talaga sa harapan ng Diyos, narito ako na alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa inyong salita. Kaya siya po isang masunuring kaluluwa. Yung ating pagsunod, ito po isang paraan o isang condition para matanggap natin yung mas saganang biyaya.
Kaya kung hindi po tayo sumuno sa kanyang salita, walang magagawa, hindi kaya natin tanggapin kahit anumang biyaya mula sa kanya. Kaya ano pang naging hadlang sa ating pagsuno sa kanyang salita, paminsan yung ating sariling isip, yung katigasan ng ating puso, yung pang nagiging hadlangan para sumuno tayo sa kanyang salita. So ngayon, sa ating panahon, dapat natin tanggapin ang gospel sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dapat tayo pa'y magsisi, dapat tayo pa'y sumasampalataya sa Kanya, tapos dapat tayo pa'y manatili sa Kanya sa pamamagitan ng iglesia ng ito. Dapat natin sundin ang sinabi ng Panginoon na ganito para matanggap natin ang Kanyang biyaya pa ulit-ulit, no? Kung wala pong biyaya na tinanggap natin, hindi kayang nabuhay ng mabuti sa mundong ito. Kaya gaya ni Maria, na nangyari sa kay Maria, ligtas din po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi at tapos ebanghelyo ni Jesucristo. Kaya tinanggap natin yung malaking biyaya, kaya mas dakilang biyaya ay dumating sa atin, yung Espiritu Santo ay pumasok sa ating Espiritu. Kaya hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus, yung Espiritu Santo ay nagpabantay ng ating Espiritu, ating buhay. Sa bandang huli, kukunin tayo ng Diyos sa kanyang ikalawang pagdating. So kaya, yung pang pananampalataya ni Maria, tapos pagkatapos siya po ay tinanggap ng biyayang ito, kaagad makaroon siya ng fellowship kasama ng mga ibang kaluluwa na nakatanggap ng biyayang ito, si Elizabeth. Kayong Kristiyan ng pamumuhay, masasabi natin na ito pang pamumuhay ng fellowship. Ligtas lang ako tapos wala pong fellowship. Kung ligtas na po tayo, paano tayo maligtas? Sa pamamagitan ng tulong ng naunang ligtas. Magkaroon kayo ng Bible seminar sa inyong bahay. Paano ito nangyari? Sa pamamagitan ng tulong ng mga naunang ligtas, mga kapatiran, spiritual, na natanggap ng parehong biyaya. Kaya dapat meron po tayong fellowship kasama ng mga naunang ligtas. Ito pa yung, kung ganon, sa pamamagitan ng fellowship na ito, yung ating kagalakan spiritual naging mas malakas, naging mas doble. Tayo pong lahat naging puspos ng Espiritu Santo. Yun po ang ginawa ni Maria. Kaya pagkatapos na natanggap niya ng mensahe, anong sinabi ng Bible? Verse 39. Nang mga araw na yon, tumindik si Maria. Tumindik si Maria. At nakmadaling pumunta sa isang bayan. Ug midali pag-ato sa usa ka sa lungsod sa kabukiran sa Judea. Nakmadaling pumunta sa isang bayan ng Judea. Para ano po? Para makaroon siya ng fellowship kasama ni Elizabeth. Kaya po ito pang imay ng fellowship at iglesia, yung mga nakatanggap ng biyaya na hindi pangkaraniwang. Paano naman yung mga iba po sa palibon natin, hindi pa sila ligtas, hindi nila alam kung ano ang tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, tunay na kaligtasan, ano pang tunay na layunin ng buhay, hindi nila alam. So paano tayo magkaroon ng fellowship kasama nila? Paano tayo sumali sa kanilang pagtitipon na walang kabuluhan? Kaya para sa atin na nakatanggap ng biyaya, ito pa'y pinakamasayang bagay, mahalagang bagay, yung fellowship kasama ng kapatiran na nakatanggap ng dakilang biyaya. So ito pa'y makapagbigay ng tunay na kagalakan ang kasiyahan sa ating buhay. Kaya yung pang ginawa ni Maria kaagad, yung pang pinakaunang ginawa niya, meron daw yung
bata sa loob ng sinapupunan ko. Kailangan itong ingatan. Anong maganda? Hindi po yun, hindi. Yung ginawa niya, fellowship kaagad. Kaya ito po ay mabuting ugali ni Maria na alam ng Panginoong Diyos. Kaya pinili ng Diyos ang babaeng ito para sa ganitong malaking ministry. Kaya paano tayo nagiging kasangkapan ng Diyos? Paano magkaroon tayo ng saganang biyaya o mahalagang biyaya sa ating buhay? Gaya ni Maria, una, dapat meron po tayong pananampalataya tungo sa Diyos, tungo sa kanyang kapangyarihan. Dapat magpabagumpa pa tayo. Dapat lumalaka tayo kasama ng Panginoon sa loob ng fellowship. Dapat malinis po tayo. Dapat magpabagumpa pa tayo. Kaya para sa yung ganitong masunuring pamumuhay, magkaroon tayo ng mas saganang biyaya. Kaya kung mauna po natin ito, isabuhay natin sa yung mga lesson sa ating buhay. Una, and then tapos, meron pong isa pa, no? Yung pananampalataya ni Maria ay mahalaga sa kabilang banda. Kung tinanggap niya yung ganitong biyaya, alam niya na kung ano pang mangyari sa kanyang buhay. Siyempre, isang babaeng birhen, kung makaroon siya ng anak, sa totoo lang, sa panahon yon, lalong na sa lumang tipan, ano pang utos ng Diyos? Babatuhin siya. Babatuhin siya. No? Dapat siya ay namatay. Kahit hindi po ito nangyari, maraming mga problema ay darating. Paano naman si Jose? Yung plano ng kasal. Yun din po ang isa pang problema. Maraming mga sijimis, mga misunderstanding ay nadarating sa kanya. Kung siya po ay talagang Panginoong Jesus, siguro hindi po ito madaling pamumuhay, madaling trabaho. Maraming mga napakataas na yung responsibilidad ay darating sa kanya. Hindi po ito madaling pamumuhay, palaging masaya lang yung pamumuhay niya. Gaya ng alam nyo, si Maria ay nagpakita kay Jesus kahit sa ilalim ng cross. So nakikita niya yung kanyang anak ay namatay sa cross. So hindi po ito madaling trabaho sa kanya, pero tinanggap niya ito lahat. Kaya siya po ay ayon sa patotoo niya, ako na alipin ng Panginoon Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, kung gusto nyo sumuno sa akin, kaya gusto nyo po bang sumuno sa Panginoon? Opo, Panginoon. Pasanin mo ang inyong cross. Tanggihan mo ang inyong sarili. So yun pang requirements ng pagiging alagad ng Panginoong Diyos. Pagiging alipin ng Diyos. Tanggihan mo ang inyong sarili. Pasanin mo ang inyong cross. Kung walang cross, walang kaluwalhatian. Kaya kahit kanon, tinanggap niya yung ganitong biyaya. Kaya po, kung dumating na yung biyaya, kasunod naman, darating po yung mga pagsubok, yung mga paghihirap. Kaya hindi kaya natin iwasan yung mga pagsubok, mga paghihirap, pagturusa ng Panginoon Jesus sa ating buhay sa sanlibutan, dahil ito pang nangyari sa ating Panginoon. Kaya dumating na yung biyaya ng Diyos sa atin din. Kaya ikalang Korinto chapter 6 verse 1. Ikalang Korinto chapter 6 verse 1. Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo.
Huwag din ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Bibigyan ng Diyos ang kanyang biyaya sa lahat ng tao sa mundong ito. Mas dakilang biyaya kay Maria na tinanggap, nakatanggap. Ano po yun? Kaligtasan. Espiritu Santo. Gusto niyang ibigay ng yung biyayang ito sa lahat ng kaluluwa sa mundong ito. Walang pinipili. Lahat. Ang problema, yung kaluluwa. Kaya huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Tinanggap nila, pero walang pag-unawa. Kaya ligtas na daw sila, pero walang pagpabago. So, huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sabi ng Panginoon, kayo'y magsisi at mananampalataya sa Ebanghelyo. Sa pamitan ng Bible study mo sa loob ng Bible seminar, nang naumdam po natin na kung gaano karami yung ating mga kasalanan, kung gaano kasama yung mga ating mga kasalanan na nagawa po natin, malalaman po natin na yung ating buong buhay ay mali pala. Kaya yung mga naksising puso, ano pang katangian mga naksising puso? Ayaw nilang bumalik sa dati. Tapos, gusto nilang baguhin yung kanilang buhay, pero walang magagawa. Kaya po, binigyan tayo ng Diyos ng malaking biyaya. Ano po? Sige, lahat ng inyong kasalanan, binayaran na muna. Kaya yun po ang biyaya ng Diyos. Para tayo po ay makaroon ng bagong pasimula. Yun po ang Kristiyanong pamumuhay. Kaya tinanggap natin ang kaligtasan na ito bilang isang dakilang biyaya. Kaya pagkatapos tayo pa ay naligtas, paminsan po, bago tayo naligtas, nakbago na sila. Bago sila naligtas, nakbago na. Ay, maraming kasalanan pala ito. O pumasok sa session 5 o gospel, paminsan, meron pong mga grupo na nakbago na. Hindi ito ibig sabihin dahil sa pagpabago nila konti, ligtas na, syempre. Pero parang huminto sila sa ilang kasalanan na kaya hindi pa sila ligtas. Yung pang tungkulin ng Juan Bautismo, isinugo ng Diyos ang Juan Bautismo upang ang mga Israelita ay naksisi para tanggapin ang Panginoon Jesus bilang isang dakilang biyaya. Kung tinanggap natin ang biyaya ng isang bilang malaking kaloob ng Diyos, sigurado tayong magbago kahit unti-unti. Kaya huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos nang walang kabuluhan. Ibig sabihin, dapat natin sukulian ang biyaya ng Diyos sa pangitan ng ating buhay. Philippos chapter 1 verse 29. Sapagkat sa inyo'y ipinakaloob alang-alang kay Kristo. Hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Kaya, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos na hindi karapat-dapat sa akin. Kung ganun, dapat natin tanggapin din ang kasunod na yung pagturusa o pagsubo para sa Panginoon. Ayun po ang ibig sabihin ng mensaheng ito. Tinanggap ko lang yung biyaya. Ayaw kong tinanggap yung pagsubok, yung pagturusan ni Kristo sa ating buhay. Impossible na ito. Impossible. Sinabi ni Maria, sige po, maganda ito.
Pero sana walang problema sa ating buhay. Sana yung buhay ko nagiging okay, mas okay. Imposible po ito. Kung tinanggap niya ang biyayang ito, darating din po ang kasunod na yung pagturusa, yung pagsubok. So yun pang ibig sabihin ng banal na biyaya sa mundong ito. Panginoon Jesus, salamat. Ikaw ay nagtusa sa cross para sa akin. Sige, salamat. Ako naman, nag-enjoy na lang. So, ibig sabihin, tinanggap niya ang biyayang ito na walang kabuluhan. Na walang kabuluhan. So, ibig sabihin, hindi niya talagang tinanggap ang biyayang ito. Tapos, kung tinanggap niya, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos ng ating buong puso, ibig sabihin, dapat natin sukulian ang kanyang biyaya sa pangitan ng ating buhay. Dahil sa atin, si Jesus ay nagtusa sa cross. Dahil sa ating siya po ay magkaroon ng yung problema, yung mga pakihirap sa kanyang buhay bilang anak ng isang kapentor sa mundong ito sa loob ng 30 years. So para sa atin, dahil sa atin, ito pang nangyari sa Panginoon Jesus. So kung maunan po natin ito, kung ligtas na po tayo, dapat tayo din po ay sumunod sa kanya kahit sa anumang sitwasyon. Yun po ang mabuting ugali ng bilang isang ligtas. Kaya po, si Maria ay nagbago ng mas maigi. Kahit si Maria ay magkaroon ng maraming problema sa kanyang buhay, sumunod siya sa Panginoon tuloy-tuloy hanggang sa cross kasama ng Panginoon Jesus. Na nang muli siyang nabuhay mula sa kamatayan, siya din po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya doon sa mga gawa, nakita natin mga pagtitipon ng mga naligtas. So, Gawa chapter 1, ito pang pasimula ng iglesia. Pasimula ng iglesia. Sa loob ng grupo ng yung pagtitipon, nakita natin yung listahan, nakita natin yung pangalan ni Maria. And tapos yung mga kapatid ni Jesus tao. Kaya si Jesus naman po sa family niya, ano pang position niya? Panganay. Panganay po. Si Jesus ang panganay. Tapos kasunod, maraming mga kapatid. Sabi ng iba, si Maria ay hanggang sa huli, birihen daw siya. Hindi. So, magkaroon siya ng mga maraming anak. Yung Santiago po, James. Santiago, sino po si Santiago? Siya pang isang kapatid ni Jesus, physical. No? Yung mga kapatid ni Jesus, marami silang naligtas. Siguro lahat. Tapos sila din po ay naging miyembro ng sinaunang iglesia. Kaya nang narinig ni Jose na ganitong balita, Mateo chapter 8, chapter 1 verse 18 hanggang 19. Ganito ang pagkapakanak kay Jesucristo. Nang si Maria ang kanyang ina ay nakataktang ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay natuklasang magdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasay na isang taong matuwid, ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria. Ay nakpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Si Jose din po ay mahalagang kasangkapan ng Diyos. Siyempre siya po ang saninay ni David, isang saninay ni David ayon sa pangako ng Diyos. Si Jose ay matuwid. Si Jose ay matuwid. Minamahal ni Jose ang babaeng ito, kaya po palibhasa isang taong matuwid ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria. Kaya nakpa siya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim.
Kaya nakita ng Panginoong Diyos ang puso ni Jose, kaya siya din po ay naging isang malagang kasangkapan ng Diyos bilang isang tatay ni Maria, tatay ni Jesus, physical, no? Kaya ano pang nangyari sa kanya? Dumating na po yung biyaya din sa kanya. Ngunit samantalang pinag-isipan niya ito, ang isang anghel na Panginoon ay napakita sa kanya ng panaginip, nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin ni Maria, si Maria na inyong asawa, sapagkat ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay nanganak ng isang lalaki. Ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sa pag-ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari na nga ang lahat ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon na sa pangitan ng propeta. Kaya po, verse 24 hanggang 25, nang bumawi si Jose mula sa pagkatulog, ginawa niya ang ipinakutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya ay kanyang tinanggap bilang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa may panganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Hanggang si Jesus ay pinanganak, hindi siya makasama. Ibig sabihin, pagkatapos si Jesus ay pinanganak, makasama na sila, no? Then magkaroon sila ng mga iba't ibang anak. Kaya po, si Jose din po ay isang malangang kasangkapan. Bilang isang lalaki, syempre mayrap po ito na tinanggap niya. Pero sa pangitan ng pananampalataya, tinanggap din niya ang bagay na ito. Siguro tapos, alam ni Jose kung anong klaseng babaeng ito. Alam ni Jose, si Maria ay hindi po ganitong babae. Kaya po, siguro inisin ni Jose, biguro ito pang nangyari dahil sa aksidante mo, si Maria ay sincero naman, kaya gusto niyang hiwalay ng lihim, pero sa pangitan ng pagkabay sa kanya, sila pa ay nagiging isang familia. Si Jesus ay ipinanganag bilang kanilang anak. Sa huli, tingnan po natin, isipan po natin kung anong nangyari kay Maria. Siguro pagkatapos dito, si Maria ay nagbago ng mas maigi. Magkaroon sila ng mga fellowship kasama ng si Jose, si Elizabeth, yung banal na fellowship. Tapos binago niya yung kanyang buhay ng mas maigi. Kahit sa mundong ito po, kahit sa karaniwang mga babae, kung magkaroon siya ng anak, kung buntis na siya, anong nangyari? Hindi nila kinain ng mga kahit anumang bagay, tama po ba? Siyempre, binabawal na yung mga alag, mga sirigalyo, mga hindi magandang yung pagkain, gusto, hindi tapos yung kinokontrol niya yung buhay niya, yung condition ng katawan, yung puso, yung salita, isip, lahat. Para sa ano po? Para sa kanyang anak na minamahal. Yung focus niya palagi ang kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. De para dito, lahat ng bagay inihanda sa loob ng 9 na buwan. Yung pangpamumuhay ng isang natadalang tao, isang buntis. Tapos yung family, yung asawa din nagiging mas maingat sa kanilang buhay. Kaya iba po yung pamumuhay ng mga may buntis sa kanilang family. Yung buong familia ay mag-focus sa kanyang anak, kanyang apo, yung batang ito na minamahal niya. Kaya bilang isang ligtas na nakatanggap ng dakilang biyaya, na mas dakilang biyaya kaysa kay Maria, tayo din po dapat natin isipan
ng mabuti, kung paano tayo mabuhay ng mabuti. Tinanggap din natin ang Espiritu ng Panginoon Jesus sa loob natin, magkaroon tayo ng panibagong pagkatao. Yung pagkataong loob. Kung darating ang Panginoon Jesus, tayo pa ay magbabago. Ayon sa pagkataong loob. Yung Espiritu Santo ay manatili sa atin hanggang sa kanyang pagdating. Eh kaya po, 1 Corinto chapter 6, verse 19, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Tinanggap nyo mula sa Diyos, kayo'y hindi sa inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ito pa'y mas dakilang bagay. Yung isang babae ay makaroon ng bata sa loob ng kanyang katawan, ito din po ay malaking himala ng Diyos. Malaking himala ng Diyos. So alam nyo po ba, yung mga meron pong mga family na hindi po sila nakaanak, sa Korea din po meron pong maraming ganon, kaya ginawa nila yung mga paraan sa hospital. Kung meron silang mga pera, ginagamit nila yung mga paraan, medical mga instrument, para magkaroon sila ng anak. Pero kahit papaano, sa laboratory, hindi ko alam anong sinabi dito, sa laboratory, ginawa nila yung paraan para magkaroon sila ng anak sa laboratory. Pero kahit kanon, paminsan, nagpa-fail sila sa ganitong gawin. Kaya narinig ko po, sabi ng doktor daw, hanggang dito po ay kaya natin. Mula sa dito, bahala ang Diyos. Sabi ng doktor daw, hanggang dito, kaya natin. Pero kung hindi sila napakalihi kahit sa laboratory, ito po, bahala ang Diyos. Bahala ang Diyos. Kayong nangyari kay Maria, isang birhen, nagkaroon siya ng anak, ito po, malaking himala na nagawa ng Diyos. Ito po ay pinakamalaking himala na nagawa ng Diyos. Sa susunod naman, yung mas dakilang dakilang himala naman, yung muling pagkabuhay niya, syempre. Eh kaya po, kung tinanggap natin ang Espiritu Santo sa loob ng ating Espiritu, ito din po ay napakalaking himala na nagawa ng Diyos. Napakadakilang biyaya na natanggap natin. Kaya tayo po ay templo ng Diyos. Yung katawan natin ay lalagyan para sa banal na Espiritu. Kaya po, sabi ng Biblia, Epeso chapter 3 verse 16, upang sa inyo'y pinakaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Meron po tayong, makaroon tayo ng pagkataong loob sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dapat natin palakasin yung ating pagkataong loob para sila pa'y lumago sa loob natin. Yung pang ating Kristiyanong pamumuhay, lumago kayo sa biyaya. Epeso chapter 4 verse 22 hanggang 24, alisin niyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Yung dating paraan ng inyong pamumuhay, alisin niyo. Dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang paknanasa, magpago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Yung focus ng mga family, yung mga mag-asawa, purong yung bata na ito. Para dito magtrabaho, para dito mangingat, para dito magbago, kayo'y magbihis ng bagong pagkatao, nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran, kabanalan ng katotohanan. Yung dating paraan ng pamumuhay, ayon sa mapandayang paknanasa, dapat tayo pa'y lumayo.
dapat tayo pa ay umiwas sa ganitong bagay. Verse 28, ang magnanakaw ay huwag magnanakaw pa, kundi magtrabaho gumawa siyang pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may bahagi sa nangangailangan. Yung dating magnanakaw, huwag nang magnakaw. Ay, Pastor, hindi ako magnanakaw. Siguro wala po, wala ano. Pero, sa ibang paraan, hindi naman dito sa Pilipinas, sa ibang lugar din, nagkaroon sila ng malaking utang. Malaking utang. Dati din po nangyari doon sa dati po ako sa ibang lugar. Magkaroon siya ng malaking utang para sa negosyo daw. Malaki ito talaga. Siyempre, anong nangyari? Nalugi. Pagkatapos ng ilang buwan, nalugi na. Kaya nasira na po yung buhay niya kaagad. Inisip natin, utang lang naman ito. Kung hindi kaya niyong bayaran kaagad, hindi po ito utang. Hindi po ito utang sa totoo lang. Kasakiman lang ito. Hindi kaya naman, bakit mag-utang ka na? Kaya po, bawal po ganyan. Roma chapter 13 verse 8, huwag kayong makautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigin sa isa-isa. Mas importante yung ating pag-ibig, hindi pera. Sapagkat ang umibig sa kanyang kapwa ay makatupad ng ating ng kautusan. Huwag kayong makautang ng anuman sa kaninuman. Yung mga konti po, okay, pero dapat iwasan natin, ano? Emergency lang, mga konti, no? Paminsan ako din, biglang kailang naman, hindi ako dinala ng pursa. Walang magagawin. Wala naman pursa. Brad, ano? Pwede pa, 100 pesos. Paminsan nakautang din ako. Kayang bayaran kaagad, ano? Ngayon kailang naman, kaagad, wala, hindi ko dinala. Hindi ko na-inspect na ganyan, no? Ayun, okay po. Konti lang naman. Mga piso lang, mga 100 pesos, mga 50 peso lang. Meron pong malaking sakit mo, ganun, kaya may utang konti. Basta, kung gusto maraming paraan, gaya ng alam ninyo, kung gusto maraming paraan, kung gusto natin sundin ang kalooban ng Diyos, maraming paraan. Yung dating paraan ng pamumuhay, basta yun po ang dapat alisin. Yung dating paraan ng pamumuhay ayon sa pagnanasa, ayon sa kasakiman. Kaya, mga Kaikan chapter 22 verse 2016, huwag kang maging isa sa kanila na nagbibigay ng sangla sa kanila, mananagot sa utang. Yung mga ano po, para sa utang ng iba, parang nakpirma kayo doon, huwag. Mo yung kapatid nyo, mo kamag-anak, kailangan nyong pirma para dito, ay huwag na po, huwag. Huwag. Iwasan. No? Kasi ito pa ay kasakiman. Ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Colossians chapter 3 verse 5, patay ninyo ang anumang makalupa na sa inyo para sa pakataong loob, para sa Espiritu Santo na sa loob na tinanggap natin. Pakikiapi, karumihan, masamang pita, masasamang paknanasa, kasakiman na ito, paksamba sa mga Diyos, Diyosan. Kaya verse 9 hanggang 10 din po, so huwag kayong magsinungaling sa isa-isa, yamang hinubad niya ninyo ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito. Kung magsinungaling ka na, anong sasabihin ng anak sa loob ng inang sinupupunan? Alam niya kaagad. Yung nanay ko nagsinungaling. Alam niya kaagad. Kayo nagbihis na bagong pagkatao, binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa kanya. Kaya po, tayo po ay makatanggap ng mas takilang biyaya kaysa Maria. Si Maria naman po ay nanay ni Jesus, pero siya din po ay isang alipin ng Diyos.
Kaya yung pagsamba kay Maria ay bawal po sa Biblia, no? Bawal po sa Biblia. Hindi po yun kalooban ng Diyos. Kaya tungkol doon, so doon po sa Biblia, ano po? Mga Gawa, kanina po, chapter 1. Ito na lang po. Verse 12, pagkatapos bumalik sila sa Jerusalem, buhas sa tinatawag sa na buntok ng olibo malapit sa Jerusalem na isang araw sapat na lakarin, nang sila ay makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid sa itas na doon, nakatira sina Pedro, Juan, Santiago at Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Samang-saman itinalaga ng lahat ng mga ito ng kanilang sarili para sa pananalangin. Kasama na ang babae, mga babae, at si Maria na ina ni Jesus, ang kanyang mga kapatid. Kaya si Maria ay tuloy-tuloy po siya sa iglesia kasama ng kanyang iba pang anak. Ibig sabihin kasama ng kapatid ni Jesus, physical. Kaya tayo din po dapat manatili tayo sa pagtitipon tuloy-tuloy. Kaya nang sinabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Kung ganun, magpupunga tayo ng marami. Okay? So kaya para manatili tayo sa kanya, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, kung manatili tayo sa akin, ang salita ko ay manatili sa iyo. Kung ganun, yung lahat ng hinihingi niyo ay sasagutin daw niya. Kaya po yung salita ng Diyos, yung fellowship, prayer sa loob ng iglesia, ito po ay mahalaga po. Para ingatan natin yung ating pakatang loob, para sundin natin yung ating Espiritu Santo na tinanggap natin. Kaya hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng Biblia, naunan po namin na natanggap po namin na dakilang biyaya at dakilang kapangyarihan ng Diyos sa aming buhay. Pakitulungan niyo po kami upang maunawan kung gaano katakila ito para sundin ang inyong kalooban, para baguhin ang aming buhay, alinsunod sa inyong kalooban. Meron pong mga schedule ng Bible seminar sa iba't ibang lugar. Pakitulungan niyo po kami upang ibahagi ng inyong ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa loob ng iglesia. Salamat po Panginoon sa lahat ng inyong biyaya na ipinakaloob ninyo sa amin. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo ang aming Panginoon. Amen.